Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan, kawan ng Diyos, upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit, sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno, ang ating mabuting pastol. Buksan natin ang ating puso upang matanggap natin ang kanyang pahinga at lakas, gabay at pagpapala sa atin at para sa ating mga mahal sa buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Ang sa'yo ay kapayapaan.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa. Mula sa lahat ng lupaing, pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam. At wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Epeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo, at kayo mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalambisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya, dahil kay Kristo, tayo kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro.
napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa mga may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa aking pong pagdarasal at pagninilay sa mga pagbasa natin ngayon, isang tinig ang umaalingaungaw sa aking puso na naisabihin ng Diyos. Marahil hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa sa atin. At ang naisabihin sa atin ni Jesus Nazareno, alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Pinagsimba ka niya ngayon upang marinig ang mga katagang ito na sana'y makapagbigay lakas loob sa atin. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam ng Diyos ang kailangan mo. Kaya sabihin mo sa kabila, kaya tiwala lang. Magtiwala tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. At kaya nga siguro, nagsisimba tayo tuwing Linggo sapagkat malakas ang ating loob. Bagamat tayo hindi karapat-dapat, bagamat tayo nagkakasala, ganun na lang ang awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi lang sa alam niya ang kailangan natin, higit sa lahat, ibibigay niya ang tunay na kailangan at makabubuti sa atin. Ang naniniwala na alam ng Diyos ang kailangan natin at ibibigay niya, hindi yung hinihiling lang natin, kung hindi ibibigay niya ang mas makabubuti sa atin, pumalakpak nga ng mas malakas. Opo, mga kapatid, alam niya ang kailangan natin at ibibigay niya, hindi yung inihiling lang natin. Kaya wag ko kayong magtaka kung hindi binibigay lahat ng hinihingi natin. Ngunit kung tayo'y magiging bukas sa Kanya, ibibigay niya ang mas makabubuti sa atin. Alam niyo yan, mga magulang, hindi lahat ng inihingi ng anak nyo, binibigay nyo. Pag lahat binibigay nyo, nai-spoil lang yung anak nyo. Pero ang tunay na magulang,
hindi mo man ibigay lahat ng inihingi, tiyak yun ang ibibigay mo naman yung mas makabubuti sa Kanya. Ganun ang ating Diyos. Kaya huwag tayong parang asal bata rin na nagdadabog, nagtatampo, nagmamarakulyo pag hindi ibinigay ng Diyos lahat ng inihiling natin. Ganun na lamang ang Diyos. Kaya nga nagsugo siya ng mga tutulong sa atin. Kaya nga sa lumang tipan, nagpadala siya ng mga pastol. Hindi lang yung mga pastol ng tupa, kung hindi mga pinuno, mga taong tutulong sa mga tao, gaya ng mga hari, mga propeta, mga taong sasalamin sa malasakit, pagmamahal at tulong ng Diyos. At mga kapatid, tayo ring lahat mistulang pastol sapagkat may pinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. Ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang kapwa manggagawa mo, kung sino man ang kasama mo, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kasama ka ng isang samahan, lahat tayo mga pastol, ang mga pinuno natin sa bayan, ang mga pinuno sa simbahan, sa barangay, lahat ng mga ito ay pastol. Ngunit ang nakakalungkot mga kapatid, gaya nga ng sinabi ni Propeta Jeremiah sa unang pagbasa, ang mga sinugong pastol hindi naging tapat sa kanilang panunungkulan, sa kanilang pagtawag. Sa halip na silang maging salamin ng Diyos, sila pa ang sumira sa Diyos. Kaya nasira din ang bayan. Kaya ngayong linggong ito, maganda rin ipagdasal natin ang ating mga sarili na tayo maging mga tunay na pastol. Naaamuin nyo na ba? Hindi yung amoy ng palengke ng Quiapo. Naaamuin nyo na ba? Nalalapit na ang eleksyon. Kaya marami na naman na magpipresenta sa atin. Marami na naman ang maghahanap sa atin. Kung ngayon, hirap na hirap tayong hanapin sila, makipagkita sa kanila, huwag kayong mag-alala, ilang buwan na lang, tayo na nga hanapin nila. Tayo na ang sasaliksikin nila. Pupuntahan pa kayo sa bahay ninyo. Biruin niyo yun. Ngayon, di tayo makapunta sa opisina nila. Ngayon, pagkatapos ito, sila na nga hanap sa atin. Dati hirap na hirap tayong umabot sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Kakamayan na nila ulit tayo. Magpipresintang mga pastol. Sana huwag na tayo magpaloko, magpabudol. Sana huwag natin ipagpalit sa halagang 500 piso yung 3 taong pahirap. Yung 3 taong hahanapin natin sila uli. Magmamakaawa na naman tayo. Sa darating na mga buwan, sila magmamakaawa sa atin. Ganun ang nangyari sa Israel. Kaya nga galit na galit si Jeremias, galit na galit ang Diyos. Sapagkat hindi naman naging tunay na pastol. Bakit? Sa halip na sila'y magmalasakit, sila'y nanakit. Yun daw ang huwad na pastol. Sa halip na magmalasakit, nanakit. Di ho ba minsan ganun din? Kahit tayo, kahit yung ibang tinuring nating pastol, sa halip na pagmamalasakit ang hiyatid sa atin, pasakit. Dahil kulang sa paglilingkod, kulang sa kalinga, kulang sa pag-ako sa responsibilidad. Ganun daw ang huwad na pastol. Hindi nagmamalasakit, hindi nararamdaman ang daing ng kawan. Kaya nga't gutom na ang kawan, hirap na sa traffic, hirap na sa mga pagsakay, sa pagbiyahe,
hirap nang maghanap ng trabaho, hindi pa rin ito nararamdaman ng tunay na pastol. Kaya tuloy lang ang mga masasayang buhay. Hindi yan po ang tunay na pastol, yung hindi nakadarama sa daing ng kawan, sa halip na magmalasakit, nananakit, pasakit pa. Tayo ho kaya, anong uring pastol tayo? Tayo ho ba yung nakadarama din? Tayo ho ba yung nagmamalasakit din? Pastol ka ng iyong mga anak. Alam mo pa ba ang nangyayari sa iyong anak? Tapos magagalit tayo, bakit ka nagdroga? Eh siguro naghahanap siya ng malasakit nang may makikinig sa kanya sa bahay. Pero wala. Busy ka. Abala ka. Kaya yun, napasama siya sa masamang barkada. Pinabayaan mo. Sa halip na tulungan mo siya sa pag-aaral. Ayan, kumapit sa patalim. Iba sa atin, tabi-tabi po. Siguro nga, iba gusto mag-divorce para makarami. Ang dami mo nga, nakarami ka na anak, hindi mo pa nagutan yung mga anak mo. Tinatakasan mo, tinatakwil mo, hindi mo pa nga kilalanin yung anak mo. Gagawa-gawa ka. Playboy ka. Madami kang kinasama. Pero hindi mo pinanagutan. Hindi ka nagmalasakit. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag natuloy ang divorce yan, ang unang kawawa ang mga bata. Ang unang biktima ay ang mga bata, ang mga anak. Pastol tayo, pastol ka ng asawa mo, binubugbog mo, inaapi mo, hindi mo binibigyan ng karapat-dapat na pagtulong at pagtustos. Pagdasal natin na tayo maging tunay na pastol. Nagmamalasakit, hindi nananakit. Sabi rin ni Jeremias, sa halip na gabayan ninyo ang tupa, pinabayaan ninyo. Ito rin daw ang isang huwad na pastol. Hindi naggagabay, sa halip pinababayaan niya. Hinahayaan mo lang. Sige, gawin mo yung gusto mo. Alam mo nang masama para walang gulo. Sige, okay lang yan para walang away. Hindi na ako makikialam kahit na alam kong walang katarungan. Kahit na alam ko kasinungalingan na ang kinakalat. Sige, bahala kayo. Andaan niyo yung sinabi ni Jeremias. Parurusahan kayo ng Diyos. Sa halip na gabayan nyo, pinabayaan nyo. Ang mga huwad na pastol, sa halip na magmalasakit, nananakit. Sa halip na magabay, nagpapabaya. At si Jesus Nazareno, nakita natin, alam na alam niya ang kailangan ng lahat. Kaya nung nakita niya yung mga alagad niya, galing sa misyon, anong sabi ni Jesus Nazareno? Halina, magpahinga tayo. Alam niya yung mga pagod. Pagod ka na ba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang malakas pa? O pagod na? Pagod na sa mga responsibilidad? Pagod na sa pagiging tapat? Pagod na sa pagiging mabuti kaya natutokso tayo? Magwala na lang kaya ako? Iwanan ko na lang kaya lahat to? Magpakasama na rin kaya ako? Gumanti na lang din kaya ako? Pagod na ako magpatawad? Pagod na ako magmalasakit? Ngayong araw na ito, sinasabi sa inyo, Jesus Nazareno, halika, lumapit ka sa akin. Alam ko ang kailangan mo. Alam ko makabubuti sa iyo. Sa akin ka magpahinga. Huwag sa beer house. Huwag sa casino.
Huwag sa kulasisi mo. Huwag kung saan-saan ka magpunta. Hindi ka makahanap ng pahinga doon. Akala mo lang yan ang magbibigay sa iyo ng saya. Pagkatapos din, punta ka sa beer house, inom ka, kinaumagahan, sakit lang ng ulo, may hangover ka pa. Pumunta ka sa chicks mo, o yan, punta ka, masaya ka ngayong gabi, bukas isingiling ka na, wala kang pambayad, guguluhin ka na habang buhay, tatakutin ka pa. Punta ka sa casino, punta ka sa sugalan, saya-saya mo nga, kinaumagahan, wala nang laman ng bulsa mo. Dahil talo ka rin naman, hindi ka mananalo doon. Kaya ang sabi ni Jesus Sareno, at ito'y napakaganda ginagawa natin ngayon, halik kayo. Sapagkat ang tunay na pagpastol, magbibigay pahinga. Hindi siya yung nagpapahingal, nagpapapagod. Kaya nga si Jesus Sareno, kahit ang dami-dami niyang ginagawa, hindi siya nauubusan ng lakas. Sapagkat siya ang bukal ng pahinga. Sa kanya nang gagaling ang kailangan nating hininga. Kaya siguro nga, ang mga nagpupunta dito sa Quiapo, napapabuntong hininga na lang. Natitiyak ko marami sa atin, siguro napansin mo yung katabi mo kanina, ay Panginoon, pagod na ako. Ay pong Nazareno, ang dami ko ng problema. Ang dami kong pasakit. Pahingi ho ng konting pahinga. Hayaan natin ang mahal na poon sa pagsunod natin sa Kanya, sa pagbukas ng puso natin sa Kanya, sapagkat Siya ang tunay na pastol. Siya magbibigay pahinga. Yung wad na pastol, ang ibinibigay niya, hingal. Pinapahingal tayo. Pinapagod tayo. Tayo yung gumagawa ng dapat nilang gawin. Tayo yung naghihirap dahil sa dulot nilang kapabayaan. Kaya sana tayo yung maging tunay na pastol. Nagbibigay pahinga, lakas. Hindi ka nagbibigay pahingal. Dahil sa iyo napapagod. Ikaw nagtatrabaho. Yung anak mo ang naghihirap, hindi ikaw. Yung asawa mo lang ang naghihirap, hindi ikaw. Lahat ng tao nahihirapan na, pwera lang ikaw. Hindi ka pastol. Sapagkat ang tunay na pastol, hindi ka pahingal, kundi nagbibigay pahinga. Kaya't sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa na tayo maging tunay na pastol, nagmamalasakit, hindi nananakit, naggagabay, hindi nagpapabaya, nagbibigay pahinga, hindi pahingal sa kanyang kawan. At kung ganun man ang mundo natin ngayon, huwag tayo mag-alala. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, narito si Jesus Nazareno, ang mabuting pastol. Si Jesus Nazareno na magtitipon sa atin. Si Jesus Nazareno na nagmamalasakit sa atin. Si Jesus Nazareno na magbibigay lakas sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Sumunod lang tayo sa Kanya. Makinig lang tayo sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, iyong mga tupa, iyong kawan, iyong mga alagad. Marami po sa amin ngayon, pagod. Hindi lang pagod ang katawan, pagod na ang pag-iisip, pagod na ang kalooban sa mga maraming pinagdadaanan sa buhay. Patawad po kung minsan kani-kanino kami bumabaling, kani-kanino kami nakikinig at sumusunod, samantalang kayo naman po ang nakakaalam ng lahat ng kailangan at makabubuti sa amin. Patawad din po kung kami rin sa halip na magmalasakit, nananakit.
kami rin sa halip na gumabay, nagpapabaya. Sa halip na tumulong, kami pang nagiging makasarili. Tulungan niyo po kami, mabuting pastol, upang ang ipinagkatiwala niyo po sa amin, mapangalagaan namin, at higit sa lahat, mailapit namin sa inyo. Kayo ang aming lakas at pag-asa. Kayo ang aming mabuting pastol. Wala na kami ibang pupuntahan pa kundi ikaw. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami. Baspasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kawan mo kami't dinggin. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga pinunong laiko nang sa gayoy patuloy silang mga laga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagkumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land, at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kawaan mo kami't dinggin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa.
Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod. Basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lupa mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikay balikan. Kaya nga ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos ng kabyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus sa sareno,
ang mabuting pastor, ang ating pag-asa at lakas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maligaw ang pag-ibig.
kain hawin. Ang Panginoon ang aking pastor, wala kong dapat ikakamba. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Mabibili na rin po ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. At ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pinaalalahanan din po ang lahat na nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata at iba pang pangayuda ang simbahan ng Quiapo. Ang isa sa mga unang tumutugon sa mga nasunugan, nasalanta at nangangailangan at tumutulong po tayo buwan-buwan sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Atin din pong kinikilala, may mga seminarista po tayo galing sa San Carlos Seminary, apat po sila na nag-a-apostolate at tumutulong sa atin at makatagpo at makasalamuha ang mga deboto. Kaya sa misang ito, kasama natin si Brother Jose Gaspar mula sa Diocese ng Antipolo, Brother Jogs. Bigyan po natin siya ng welcome applause. Welcome to Quiapo. Pagdasal natin, dumami pa ang bukasyon, dumami pa ang mga magpari at magmadre at maglingkod upang dumami pa ang mga mabubuting pastol. Si Jesus Nazareno ang mabuting pastol. Nagmamalasakit, hindi nananakit. Ginagabayan, hindi pinapabayaan ang tupa. Pinagpapahinga, hindi pinapahingal ang kawan. Tularan natin siya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at pag-asa
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kaligtasan, nuestro Padre.